I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan, sa mga Pilipino, sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway mga kababayan, mayroon tayong upload updates, videos po sa inyong lahat. Nakikita ko, yan po si Ralph Recto, no? Bakit? Nako, mga kababayan, medyo maraming nagtaas ang kilay, no? Sapagkat po, si Ralph Recto, siya po ang bagong sekretary ng DOF, Department of Finance. Nako, pinalitan niya po si Secretary Jukno, no? So, kung natatandaan nyo itong last state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, kasama po ito si Ralph Recto, no? So, matunog nga yung kanyang pangalan na i-update ko po ito nung mga last year actually, no? So, there's no confirmation na siya talaga ang uupo bilang sekretary ng DOF, no? Now, ito very confirm na mga kababayan, mismo ang Pangulo ang nagtalaga sa kanya. So, dahil dyan, mga besa, sabi nga nila, nako, ayaw ko sa kanya kasi kulay dilaw yan, no? At anti-Marcos. So, mga nagko-comment. Actually, guys, ang Pangulo, no? Wala pong sinisino-sino po yan. Kasi alam po natin, hindi marunong makipag-away, no? Lahat po ng naging kaaway ng pamilya, na-forgive niya yan, no? Anumang klaseng kulay ka, dilaw ka man o pink, as long as magtrabaho ka para sa mamamayang Pilipino, walang problema. Ako, sabi ko nga lagi, kung ano po ang desisyon ng Pangulo, doon lang po ko. So, ibig sabihin, may tiwala po siya. Kasi, sa totoo lang, no guys, i-research nyo ang background ni Ralph Recto. Ano ito guys, isang economics din to eh. Magaling din na ano to, no? Mamuno, no? So, ang sabi nga nila, nako, wala na ito. Oh, alam nyo na ibig sabihin ng mga nagko-comment, guys. Talagang marami na ayaw kay Ralph Recto sa finance secretary, no? Pero lagi natin tandaan, mga kababayan, Marcos po ang nakaupo. For sure, ang Pangulo, nakamonitor po yan. Siyempre, pag nagkaroon po ng anomalya yan sa kanyang pamuno, natural, papalitan niya. No? Timing lang si Pangulong Marcos, pero alam niya ang bawat galaw ng kanyang gabinete, no? So, kung magtatanong kayo kung saan napunta po si Secretary Jukno, yan po ay mahalaga ang kanyang papel sapagkat siya po ang mamumuno sa Maharlika Funds. At maganda naman po yun kasi kailangan talaga siya doon. Kasi yun ang gusto ng Pangulo na talagang si Secretary Jukno. Medyo masilan talaga dahil pera po yan. Ano? So magaling si Secretary Jukno pagdating sa mga mag-i-invest. No? Tandaan po natin mga kababayan, ay, you know, si Secretary Jukno, saan ba siya galing guys? Dating gabinete ni Pangulong Duterte, de Aquino, di ba? Correct me if I'm wrong. And of course guys, ang secretary po ng NIDA, si Secretary Balisakan. Tandaan po natin mga kababayan, ha? Yan po ay gabinete ni dating panot ni Noynoy Aquino, ha? Si Secretary Balisakan ng NIDA. So far so good. Actually guys, magaling talaga, no? Itong secretary ng NIDA, no? So wala siyang pakialam kung sino yung ang kanyang amo, basta ang importante magtrabaho para sa mamamayang Pilipino. 'Yun naman po ang pinaka-importante. So 'yun guys, ha, sa mga nagtatanong. Si Secretary Jukno nasa Maharlika na po siya, no? Siya po ang pinuno doon. Mm-hmm. So ito po ang bago nating you know, ang ating DOF secretary na si Ralph Recto, no? So tomorrow mag-oath taking siya. So kinuha siya ng Pangulo, ibig sabihin guys, may trust siya, no? Si Pangulong Marcos Jr., ako very trust ako sa mga taong kinuha niya, kahit sino ka. No, basta magtrabaho ka lang, ha? Oh, 'di ba? Para sa mamamayang Pilipino, gampanan mo 'yung trabaho mo. Alam niyo si Pangulong Marcos Jr. guys, nakamonitor po 'yan. Kaya 'wag kayong mag-alala, okay? So, dahil diyan guys, ang sinabi po din ni sino ba itong senador, si Senador Angara, no? Basahin po natin ang kanyang statement at basahin po natin ito, okay? Sabi po guys dito sa Rimati, no? Oh, ayan, no? Kita nyo?
Ang sinabi po dito, Manila, Philippines, itinalaga si House Deputy Speaker Ralph Ricto bilang kalihim ng Department of Finance, AGOES, which is DOF, at nakatakdang nanumpa sa Biyernes, which is tomorrow. Kinumpirma ito ng asawa ni Ricto na si dating Batangas 6th District, Representative Vilma Santos nitong Webes. Nako, ako guys, mahinala na ako kasi na-updates ko ito. So, kasama ni Pangulong Marcos Jr. sa state visit niya sa Amerika itong nakaraan lang. No? Sabi po dito, ani ni Santos, Ricto, isa sa gawa ng outtaking ceremony sa hapon sa Malacañang. Subaybayan po natin bukas. Wala pang ibang detalye ukol sa appointment, hindi pa naglalabas ang pahayag ng Presidential Communication Office, which is ang PCO, ukol dito. Actually guys, nag-viral na po ito. Marami po ang nag-post. So sabi po dito, papalitan ni Ricto si DOF Secretary Benjamin Jokno. Ayan, courtesy po ng Remate ito, mga kababayan. So, congratulations sa bagong DOF. Sana po, trabaho lang. O, trabaho lang po tayo, focus. Sabi po ni Senator Angara dito, mga kababayan, no? So, yun guys, ha? Sa panayam sa kanya, guys, sa AINC, no? Ayan, no? Sa panayam ng INC kay Senator Angara, noong December 18, natanong siya tungkol sa napapabalita noong papalitan ni House Deputy Speaker Ralph Ricto sa Department of Finance, DOF, Secretary Benjamin Jokno sa pamuno sa kagawaran. Agoy, that's always the prerogative of the President. He has to put someone there who he feels and can execute. And Secretary Ben Jokno was a good choice. Yes, totoo po yan. And of course, mga kababayan, sabi po dito, I think we've reached a sweet spot there in a DOF where we've seen the benefits of being fiscally responsible, having a good credit ratings, having a budget that responds to our people's needs, sinabi ni Angara, chairman ng Senate Committee on Finance. Kahit nag-iiba yung surface noise, yung underlying economic policy has largely been the same because we know what the formula works. Tama nga naman. Which is you have to be fiscally responsible. Yeah, yan ang importante guys. Ha? You cannot overspend. You cannot overtax. Your people also, and you need good budget and efficient spending so that the formula largely has remained unchanged in respective on who sits there in the Department of Finance. Paliwanag po niya, no? Sabi po dito, ngayong Huwebes, Enero 11, kinumpirma ni dating Batangas Representative Vilma Santos na manunumpa sa tungkulin ng asawang Deputy Speaker bilang bagong kalihim ng DOF. Natural guys, ha? Siguro magaling naman siguro si Ralph, no? At gampanan niya ang kanyang trabaho as a new secretary ng Department of Finance. Medyo masilan din ang trabaho niya guys kasi Secretary of Finance nga, nakaw. So, don't worry guys, kasi ang Pangulo nakamonitor. Pag hindi naman magaling, mamuno, siyempre papalitan yan. Hindi nyo guys, hindi nyo pwedeng mauto ang Pangulong Marcos Jr. Lahat yun po, nakamonitor. No? Formula, the day of victim, kasi kahit sino ang kalihim. Tama, we know that formula works. You have to be fiscally responsible. You cannot overspend. You cannot overtax your people. And you need good budget and efficient spending. That formula largely has remained unchanged in respectively on who sits there in the Department of Finance. Sinabi ni Senator Sani Angara nitong December 18, 2023. Sabi po ng Pilipinas Today. So yun guys, ano po ang inyong kapalagayan? Siguro maraming magtaas noon naman. Siyempre, ayaw nila kay Ralph Ricto, sasabi naman ng iba, marami naman dyan, bakit siya? Pero guys, i-search nyo kung ano po ang kanya talagang background pagdating sa pagmamanage ng, siyempre, pag sinabi mong finance, aba, talagang medyo masilan din ang trabaho niya, no? So, ang alam ko, economics si Ralph Ricto, marami naman siyang karanasan. I really wish na talagang maganda naman ang kanyang pamumuno. And nakasubaybay ang polo, Pangulong Marcos Jr. So, yun guys, ang latest updates ko po sa inyo. And, siyempre, shout out sa lahat ng ating mga
kababayan nanonood sa atin, especially the Marcos Lilis and supporters. See you again, oh guys, on my next upload video. Sa mga nagtatanong ba't hindi ako nag-live, si Rayo guys yung isang gadget ko, no? So, but see you soon. Don't worry. See you guys on my next upload. Bye, 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 and babus. God bless Philippines. Ayan.